Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat nila Wilma Domingo, Kaskasan Family, Katrina Elpa, Lourdes Elpa, Erica Takeuchi, Bong and Helen Adon and Family, Vanjie Villanueva, Attorney Jeffrey Coronado, Carol Coronado, Martinez Family, Elena Agos and Family, Nikki Rabaya, Velarca Family, Elena Bacusen, Colim, at Chester Chua. Panalangin para sa agarang pagaling nila Edward Namit, Jasmine Sibeldia Lim, Amalia Henyoso, Efren Alcober, Desiree Aranas, Larilyn Pontenieles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Renato Bulanadi, Enrique Alfaro, Roseni Correa, Rowena Vergara, Evangeline Lacap, Sharina Harley D., Zenaida Arce, John Eric Rehuso, Rafaelito Francisco, Carl Mangondayaw, Chairwoman Violeta De Sena, Lolita Lagman, Carmelita Lakirna Lakedan, Elisa Frias, Prince Hermer Palma, Emerlita Cerdanya, Josephine Prudente, Violeta Samio, Roda Ekporeda, Christy Lim, Mary Vic Velarca, Estelita, Ruth and Elio Santos, BJ Alikaya Balarosa. Panalangin para sa natatanging kahilingan nila Lou Alcover, Stephen Kurt Robles, Carlito and Aura Madayag and Family, Cherry Manzano, Hernando Cuaterno, Arcelia Family, Lydia Kaskasan, Doktora Felisa Casamayor, Mary Grace Manalili, Gillette Yupanco, Christina Martinez, Nina and Pico Martinez, Nico Martinez, Hazel Uy, Freya Martinez, JC Salonga, Nikki and Cha Martinez, Aherico Pexon, Vanjie Villanueva, Joey and Ludi Bulahan, Marieta Garcia and Family, Stephanie Arcilia, Nestor Fajardo, at Andy Fajardo. Panalangin para sa lahat ng kaluluwa, nila Dario, Dorotea, Father Odon De Castro, Monsignor Albert Venus, Alicia, Father Angelino De Feo Jr., Monsignor Norberto Habos, Marlon, Luisa, Elizabeth, Gestoni, Mary Ann, Arnel Balse, Esther, Ernesto, Rochelle Cabanayan Morales, Chris Enrico, Clarita, Catherine, Renato, Dorico, Reggie Melo, Mary Jane, Sheila Ann, Amelia, Solita and Hector, Jesus, Caridad Flor, Marita Escalara, Mirna Mendaño, Jose Noli Colenares, Luisa Bersaba, Cirilo, Lucina Briones, Rosita Albano, Hector Karangan, Laurentina Agulto, Jaime Coronado, Benjamina Agulto, Rosauro Santos, Domingo Elpa Sr., Lourdes Coronado Elpa, Angelina Regalado Pineda, Dr. Julianito and Lorna Mercado, Monsignor Josefino Ramirez, Reynaldo Kaskasan, Basilia and Laureano, Juan Paulo, Ramon Maliabo, Rodrigo Marana Sr., Ogie and Jason Gamboa, LC Tolentino, Corazon, Jose at Jonah. Panalangin para sa lahat ng kaluluwa alay ni Venus Morancil. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay namang muli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverendo Padre Douglas Dibadong. Caritas et amor ubi Caritas Deus ibi es. Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po pa ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan.
Tinagurian nila akong kilabot saanman. Sinasabi nila, isuplong natin. Pati matatali kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikay nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon. Sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ang ating pong itutugon. Sa kahirapan ay humibig at ako ay iyong dininig. Ulitin po natin. Sa kahirapan ay humibig at ako ay iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Tugon. Sa kahirapan ay humibig at ako ay iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ang siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Tugon. Sa kahirapan ay humibig at ako ay iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Tugon. Sa kahirapan ay humibig at ako ay iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko. Sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibig. Tugon. Sa kahirapan ay humibig at ako ay iyong dininig. Magsitayo po ang lahat. We come, hoy, amin, tutup di. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag
ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta sa Jesus sa ibayo ng Jordan, sa bunpook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy, maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po ba ang dahilan kung bakit may mga pagkakataon na nahihirapan tayong mag-express ng pagtanggap sa isang tao? Sa tingin niyo po, bakit nahihirapan tayo minsan? No? Kaya kung yung bang napakatagal ng panahon na, no, pero talagang nagngingit-ngit ang hindi manggalit, pero sa umpisa yung sa kalooban mo talagang naglalaban, no? Sa tingin ko, ang isang nagpapahirap sa atin para tanggapin natin ang isang tao na wala namang ginagawang masama ay yung kapag umiral na ang pride. Sabihin nyo nga po, pride. Yan. Masarap ang fried chicken. Pero nakakasama ang pride. Nakakasira. Hindi ito nakakabuti o nakakatulong sa isang komunidad, sa isang organisasyon, kahit sa isang pamilya. Kapag umandar at pinairal natin ang pride, kahit anong gawin ng isang tao, hindi mo yan ikasisiya. Makita mo pa lang, nayayamot ka na. Ito yung mga karanasan, no? Karanasan ni Jeremias sa unang pagbasa, na kahit sabi dito nagbubulong-bulungan ng karamihan at nagbabalak na siya'y, no, sirain. Sabi pa dito, kahit ang matatali kong kaibigan naghahangad ng aking kapahamakan. At sa Jesus, sa ating ebanghelyo, nais na namang batuhin dahil lamang hindi nila matanggap ang kanyang mga turo o ang kanyang sinasabi. Marami namang ginawang mabuti, pero mayroong mga bagay na sinasabi ni Jesus na hindi nila matanggap na bakit siya. Isa sa dahilan marahil ay pride. At ito'y napakalaking kasalanan, ang pride. Kayo po, no? Inaanyayahan ko kayong pagnilayan at pag-isipan mabuti kung bakit hanggang ngayon nahihirapan kayong o nahihirapan tayong tanggapin ang isang tao. Ang mas nakakalungkot kasi, kahit na mismong pamilya, nahihirapan ka na aminin, no? Kasi ang pride, no, ay pagmamataas. Yung hindi mo maamin na mayroong mas magaling sa iyo, mayroong mas maganda sa iyo, mayroong mas sexy, mas mayroong mas intelligent sa iyo, mas maganda ang ideas, ang opinion, mas sigit sa iyo.
At pag hindi mo natanggap yan, yan, pride na ang paiirali natin. Kahit sa magkakapitbahay, no? Lihim kang nagngingit-ngit. Hindi natin ikaliligaya yan, no? Yung lagi tayong maghahanap ng kamalian, yung parang fault finder na tinatawag, no? Yung laging yung mali ang hahanapin mo. Hindi yung kung ano yung mabuti, kung ano yung tama, kundi ang laging hanapin ay mali. Pag ganun, para mauwi talaga tayo dito sa pagpatay o pag-aaway-aaway. Pero nawa, katulad ni Jeremias sa unang pagbasa at katulad ni Jesus sa ating pong ebanghelyo ngayon, meron din naman paraan. No? Hindi mo kinakailangan saluhin ang lahat, no, ng ibinabato sa iyo. Pwede mo itong iwan, pwede kang umalis, lalo tigid, idaan mo sa dasal yung panalangin. Yun ang pinaka mabisa at pinakamagandang gawin natin sa mga taong nagnanais bumato. Kasi kung babatuhin mo din yung bumabato sa iyo, magbabatuhan lang tayo dito. Hindi ito matatapos. Pero si Jesus, kahit na siya'y pinagtatangkaan ng batuhin, ang sabi nga po dito, tumalilis na lang siya o umalis na lang siya. Hindi dahil naduduwag siya, hindi dahil takot siya, kundi umalis siya dahil hindi pa ito ang oras para sa kanyang kamatayan. Amen? Manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Jesucristo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo nang walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng libadura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi makasiras ng ating loob, bagkos makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ang sakramento ng kumpisal, naway mapukaw ang kalooban at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito'y iniiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Buksan ng aming puso.
sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng isang matang kilig tungkuling na banal. Buksan ang aming alam, sarili ba ialay? Tulungan mo Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambanay aming maganap upang sa paglahok namin lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna sa kaitaasan, pinakpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, inasalamatan ka niya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y ibabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlayin na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaan ng tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na po kayong magpa-reserve o bumili ng palaspas bilang paghahanda sa ating pagdiriwang bukas ng hapon sa bisperas ng Linggo ng Palaspas. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat
ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat